konti. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! I'm back! Shopee, Shopee, $12 Christmas sale. Hey! All free shipping, $12 Christmas sale. Shopee, $12 Christmas sale. All free shipping, mag-shop ka sa Shopee. Shop na! Merry Christmas, everyone! Shopee, $12 big Christmas sale. Shop na! Akaposi Travis Craft, Megluto Tayonang, Adobun Manak. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see. Tang inang internet sobrang bagal. Tang inang internet sobrang bagal. Nagbayad naman. Pagputulan, tang inang internet sobrang bagal. Ito na ang kantang hinihintay natin. Ito nang pagkakataon na sabihin sa'yo na ang bagal pa rin. 5,000! Pera o bayang? Ay! 50,000! Pera o bayang? Ay! Ate, taga saan ka? Kuya Will! Eh, ang lakas nung lagotok, bray, eh. Ay, dyan, eh. Ano naman, gago. Kaya mo, isa pa nga yun, hindi nakakalit, oh. Sabi ko na, eh. Tangin na. Ay, no, tangin na. Sabi sa inyo, double check mo dyan, eh. Hindi yung tira, eh. Patay mo nga! Oh, start! 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 Ang lakas, oh! Kaya mo nga! Mingi na! Ha?
Ari, ang ingay, ang puta. Ito ay isang usok na binuga ng bulkan. Maliit na isla lang ang lumutang na may lawak na 200 meters. Hindi pa pinapangalanan ang bagong isla dahil maaring lumubog pa ito. Pero kung tatagal ito ay magiging bahagi ng Tokyo kahit 1,000 kilometro ang layo sa lungsod. Hindi ito ang unang bagong isla na nabuo ngayong taon. Kung naalala ninyo, nitong Setyembre may lumutang din na bagong isla sa Pakistan dulot ng malakas na lindol na tinawag na Salsala Ko. Walang nakatira sa islang ito sa Pakistan. Dahil nagbubuga po ito ng flammable gas. Ito si Kabayan talaga, pinapatawa mo ko. Okay. Yep. Lagi po natin iisipin ang mag-aral na maigi upang buhay ay bumuti. Postale. Google 구글플레이 추천대상 리그 오브 레전드 와일드리프트 플레이 온 브론즈입니다. 실버입니다. 다이아입니다. 칠린저입니다. 칠린저입니다. 구글플레이에서 사전 등록하세요. 이포부터웃 모 아긴 가봉하산 비니비니 고 사내 마인틴디안 알람 공개란 랑 다이 나가득보 문이 파랑세요 아이 낭놈에요 이포부터웃 모 미나할 기타 아간 She said, what you know about love? I got what you need. Woke up in the store and get what you want. You get what you please. We about to get it on. Take off them drawers. Mapakainan man, hindi mababago. Ang sinisigaw. Itong aking puso, magpakailanman. Masarap palang turuan ang wala pang karanasan. Ako po si Jane. May asawa kong seaman, si Jeric. Marami na rin kaming napundar. Bahay, sasakyan. Pag uuwi ang asawa ko, hihiga na lang ako sa kama at makukuha ko na ang mga gusto kong bagay. Pero isa lang ang hindi maibigay sa akin ni Jeric. Hindi niya ako mabigyan ng anak. Kinausap ko siya noon na magpatingin kami sa doktor para malaman namin ang problema at solusyon. Humantong lang sa pagtatalo kaya iniiwasan ko na siyang kausapin tungkol doon. Nasa barko pala ngayon si Jeric. Pansamantalang pinagstay niya sa bahay namin ang kanya nakababatang kapatid na si Aldwin. Tinutulungan namin siyang makatapos ng pag-aaral para makapagsima na rin siya. Dalawa lang kami ni Aldwin sa bahay. May kasambahay kami kasi dati pero umuwi na siya ng probinsya. Isang araw, sinamahan ko si Aldwin habang nanonood ng TV. Napansin kong puro kaanuhan pala ang pinapanood niya at nasa mainit na eksena na. Medyo awkward, pero nakita ko si Aldwin na medyo pinagpapawisan at nanginginig habang nanonood. Wala pa pala siyang karanasan sa mga ganun. Dahil dalawa lang kami noon at miss ko na rin yon, tinabihan ko si Aldwin at hinawakan ko ang kanyang binti. Umiwas siya dahil hindi niya alam ang gagawin. Tinanggal ko ang mga kailangang tanggalin at tinuruan ko siya. Pagkatapos noon ay araw-araw na namin yun ginagawa.
Mabuti na lang nandun si Alduin kaya pwedeng pwede anytime. Yun nga lang, problemado ko ngayon. Paano ko ipapaliwanag sa asawa ko na buntis ako? Oh, di ba? Yan naman ang gusto mo? Magkaanak? Oh yan, meron na. Kaso, iba nga lang ang tatay. Kasi, kay Totoy ka nagpakatay. Maling-mali ang ginawa mo, Jane. Kung talagang mahal mo ang asawa mo, bigyan ka man ng anak o hindi, eh hindi ka magpapajerjer sa iba. Nakakatakot din kapag inamin mo yan sa Mr. Mong Seaman. Baka biglang tumalon sa barko yun. Pero walang lihim na hindi na ibubunyag. Kapag nauukol, bubukol. Mabuti pa alagaan mo na lang yung bata hanggang sa maisilang mo. Pagdating na lang ng asawa mo, sabihin mo na lang, surprise! Sa mga nanonood ngayon, i-comment nyo sa baba kung ano ang maipapayo nyo kay Jane. Kayo na magpayo, sige na please. And don't forget to share ang video na to. Ako po si Sir Rex at kita-kits sa next video. Rexions! Api! Dito lang sa pipi binasa.